mga sis. Good evening po. Alam niyo po mga sis, first time ko magbablog ngayon. Katagal ko nga pong pinag-isipan kung ano ang aking vlog, kung ano ang magiging topic. Kaya naisip ko, mas maganda siguro yung sa ating mga nagkakaedad na ang maging topic natin. Alam niyo sis, marami ang tatanong sa akin kung ilan na ang edad ko. Sagot ko sa kanila, 54 years old na po ako. Sabi nila, meron daw ba akong ginagamit na pinapahid sa balat or sa muka or iniinom na medicine or tablet, capsule para hindi ka agad tumanda? Sagot ko talagang wala. Wala akong ginagamit. Pero to lang mga sis, talagang wala nga akong ginagamit na iniinom or pinapahid sa katawan or kahit lotion, hindi po ako naglo-lotion eh. Kasi po, nangangati ang balat ko pagka naglo-lotion ako. Siguro po sa lifestyle lang. Alam niyo mga sis, sa kinakailangan magkaroon tayo ng at least 8 hours na pagtulog sa magdamag. Tulad ko, ganun po ang nangyayari sa buhay ko. Tapos sa umaga, paggising ko sa umaga, umiinom ho ako ng maligam-gam na tubig na may kasamang dinikdik na 2 butil na bawang. Tapos, lalagyan ko ng 2 honey. Ayun po, iinumin ko po yun. Then, after 1 hour na nainom ko yung maligam-gam na tubig na yon at yung bawang na yon, nag-exercise po ako ng at least 30 to 40 minutes. Siyempre, pagkatapos kong mag-exercise, mamahinga muna. Tapos, gawa-gawa muna sa bahay kung anong magagawa. Basta, ang mahalaga, hindi mababasa ang kamay or ang katawan natin pagkatapos natin mag-exercise. Tapos, after 1 hour na naggawa-gawa ako dito sa bahay, mamaya nga uli ako ng mga 30 minutes. Tapos, maliligo na ako noon. Pagkaligo, siyempre, wala naman ako masyadong ginagawa rito sa bahay. Dahil lockdown nga, si Mr. din nagluluto. Ayun. After na mananghalian, after lunch, pag wala nang ginagawa, talagang mahihiga ako at pipilitin kong makaidlip. Alam niyo mga sis, ang isa pa sa tips para hindi ka agad tumanda ang itsura natin, yung lagi tayong nakangiti, smile. Yung pag may time kumisan tayo, gawin natin ganito. Humarap tayo sa salamin, tapos doon tayo mag-smile, mag-ngiti-ngiti. Siguraduhin nyo lang na walang makakakita sa inyo na tumatawa o nag-i-smile kayo sa salamin kasi baka isipin nila kung ano na ang nangyayari sa inyo. Ganun po mga sis. Isa pang mahalaga na dapat na mangyari sa atin, yung sa pagising natin sa umaga or kahit hindi pagkagising, basta everyday dapat nakakabawas tayo, nakakapagbawas or nakakadumi tayo. At dapat po meron tayong mga pag nag-edad tayo ng mga 40s, pag 40s na po tayo hanggang 50s ganon, or mag-start tayo ng 40s, yung uminom ho tayo ng mga vitamins, vitamin E, mga vitamin C, calcium, ganon, yung B-complex, hanggang sa maging lifetime na po natin na iti-take yun para noon mapanatiling lumakas yung resistensya natin, yung mga ugat, buto, ganun po, lumakas yung baga, vitamin C, hindi ka agad tabla ng mga sakit, for prevention po. Ang pinakamahalaga pa po mga sis na dapat natin gawin ay yung lagi tayong kunwari may kausap tayo, nakangiti tayo, gano'n, kunwari andun tayo sa salamin, kunwari may kausap tayo, tinitingnan natin yung sarili natin na kunwari may kausap tayo, pero wala naman, tapos habang nagsasalita ka, nakangiti ka, yun po, importante rin po yun. Pero maaaring marami na rin po sa ating mga nagkakaedad ang gumagawa ng ganyan, na alam nila yung mga dapat na gawin katulad ng mga ganyan. Ganun na lang mga sis, at magandang gabi sa inyong lahat.
Sa susunod po uling pag-vlog ko, panoorin niyo po ako. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat at keep safe po. Bye!